Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-ipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sa inyo lahat. At sumayin. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga naman po sa inyo. Patiin natin ang bawat isa, magandang umaga. Sa araw na ito, magpasalamat tayo sa Panginoon sa lahat ng biyaya na nagkaroon namin. Kaya tumulog tayo sa kanyang pananatambana bilang isang sambayanan at bilang mga Kristiyano upang pakinggan ang ating Panginoon sa kanyang mga salita. At ganun din tanggapin ang kanyang banal na katawan sa pamagitan ng pagdiriwangin. Humingi tayo ng awa at patawad sa Panginoon sa ating mga pagkukulang, sa Diyos at sa ating kapwa. Inaamin ko sa mapapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ang kasalanan sa isip, sa kalitaan, sa aking pagkukulang, kaya isinasama ko sa mga pangyayari sa lahat ng mga pangyayari at sa inyo mga kapatid na ako'y ibahin sa Panginoon ng Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sumabi tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinakikita ng karunungan sa tao
kung ano ang tunay na mahalaga para sa Diyos. Hinihimok tayong piliin ang karunungan sa halip na ginto o bilang kalusugan o kagandahan. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Sapagkat napag-unawa ko, ako'y tao lamang. Ako'y nanalangin at binigyan naman ako ng kaalaman. Tumawag ako sa Diyos at binigyan ako ng karunungan. Higit na mahalaga sa akin ang karunungan kaysa trono at sentro, at mas matimbang kaysa ating mga kayamanan. Hindi ko maipagpapalit maging sa pinakamahal na alahas. Ang ginto ay tulad lamang ng buhangin, kundi iyahambing sa karunungan. Ang pilag na may nagmimistulang puti kapag inihambing sa kanya. Para sa akin, siya'y higit pa sa kalusugan o kagandahan. Mas gusto ko siya kaysa aking mga ilaw, sapagkat ang lunihing niya'y walang pagdupas. Nang taktang ko ang karunungan, dumating sa akin ang lahat ng pagpapala. Siya ang nakaloob sa akin ng kayamanan walang kapantay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ito'y tumatagos maging sa paghihiwalayan
ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasupasupan at ng utak sa buto, at nakatatahok ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin, at sa Kanya tayo magsusunod. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po. Ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin. Namanglaw ang lalaki nang marinig ito, at malungkot na umalis sapagkat siya ay napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanya mga alagad, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Madali pang makalaan ang kamero sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Lalo nagtaka ang mga alagad kaya sila ay nagtanungan kung gayoy, sino po ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. At nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sinabi ni Jesus, tanda ko ito, ang sinumang mag-iwan ng bahay, o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng mga sandaang ibayo sa buhay nito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa, ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang maga po sa inyo lahat, mga kapatid. Kapatid natin muli ang bawat isa, magandang umaga. So, tunay na tayo ipinagpala ng Diyos sa araw na ito. Pasalamat tayo sapagkat tayong lahat ay buhay pa. Sumaling buhay pa sa mga katawan, pero ang Espiritu, hindi natin alam kung buhay pa. Okay. So, napakaganda ng mga pagbasa sa iyo. Basta ng pagpapaalaala sa atin ng Panginoon sa araw na ito upang higit sa lahat matanto natin ang mensahe ng Diyos na ipinagkakalaw sa atin sa araw na ito sa 28 linggo ng karaniwang panahon. So balikan natin ang unang pagbasa upang mas maunawaan natin ang mga bagay nito o sa pagkakasunod-sunod ng ating mga pagbasa at inihayag ng Diyos. Sinabi dito sa unang pagbasa, ito'y mula sa aklat ng karunungan. Okay? At sinabi sa atin, ipakikita ng karunungan sa tao kung ano ang tunay na mahalaga sa Diyos. Tunay na mahalaga para sa Diyos. Kung ikaw ay may karunungan, inihimok tayong piliin ang karunungan sa halip na ginto, pilang, kalusugan o kagandahan. So sinasabi sa atin sa unang pagbasa, unang-una na dapat nating asamin ay ang karunungan. Karunungan nagmumula sa Diyos. So sa Ingles ay wisdom that comes from the Lord. So, wisdom. Sapagkat kung meron tayo nito, makikita natin, ma-identify natin ano ang para sa Diyos at ano ang hindi para sa Diyos. Ano ang tama at ano ang hindi tama. Ano ang mabuti at ano ang masama. Kaya dito nakita natin ang kaibahan ng kaalaman at karunungan. So knowledge and wisdom. So ang kaalaman ay matututunan natin sa pamamagitan ng pagtuturo sa atin. Pero yung karunungan, ito ay nakabase sa karanasan natin. And from that, we learn something. And we hold on that. Based on our own experience. Kaya sinasabi natin, ito ang wisdom ng mga matatanda. Tama ba yung term ko? Wisdom from the old. So, ang tinuturo nila, base sa naranasan nila. Walang inudulot na mabuti yan. Naranasan ko na yan. Ikaw naman, sige pa rin na sige. Hayaan mong maranasan ko at the end. Nagsisisi ka. Sana pala, nakinig ako doon sa kanya. Diba? Kaya nga, diba yung mga magulang natin, kapag kaharap natin, magkukwento yan, mahabang-mahabang kwento, simula ng panahon ng hapon, paano kami tumakbo, paano kami nagtago, saan kami kumakain, tayo naman sasabihin natin, panahon niyan, iba ang panahon namin. Pero from that, you would know that they are transmitting o ibinibigay, iniahatid sa atin ang karunungan na kanilang naranasan. And that is wisdom. And all of us, we receive the gift of wisdom. Kailan natin tinanggap yung gift na ito? Ayan na, hanggang na. Kasi marami sa atin, kapag merong katisismo, hindi nakikinig. Diba? Kapag tayo ay merong tinatawag na seminar, baptism seminar, walang nakikinig. No? Kaya kapag may sinabi na dapat gawin, hindi alam. At kapag hindi alam at itinuro mo,
siya pa ang galit. Diba? So in every place or in everywhere you go, there is certain requirements. And we have to follow the requirements. Ngayon, kapag itinatama mo, lalo higit sa mga Pilipino, siya pa ang galit. Ikaw ang humihingi ng pabo, dapat magpakababa ka. Ha? Sinasabi ko to, this is wisdom based on my experience. Lalo tingin sa pagtanggap ng mga sakramento ng simbahan. So meron kaming certain requirements that we have to follow because these are documents. Itong documents na ito ay may kapangyarihan. Kaya ang dokumento ng simbahan ito ay isa sa mga pinagkakatiwalaang dokumento. Kaya hindi namin dapat balihin yung pagtitiwala niyon. Iba sa atin sanay, sa Pilipinas naman pwede ko. Pwede ka pumunta sa recto, pwede ka magpagawa ng fake. Pero hindi namin pwede gawin yun. Also, what I am telling is wisdom. We need wisdom. And we receive that wisdom in the sacrament of confirmation. The gifts of the Holy Spirit. Sinasabi sa atin sa ikalawang pagbasa, Ang tunay na makapangyarihan ang salita ng Diyos. So how to develop that wisdom, ang karunungan ito, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya kung ikaw ay nagbabasa, kung ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos, lalo tigit sa pagdiriwang natin ng banal na misa, tandaan natin, napaka-iksi ng panahon na ibinibigay natin sa pagdiriwang ng salita ng Diyos. Sa iksi na ito ng pagninilay natin ng salita ng Diyos, kung hindi ka pa makikinig, paano ka matututo? Faith comes through hearing. And not just hearing, but when you listen to the Word of God, and that would develop the wisdom that we receive from God. E balita ko, sabi nila, habang nag-homily ako, may nag-homily rin dyan. No? Susunod, bibigyan ko kayo ng pagkakataon na yung ichinichistis mo sa katabi mo, dito mo sabihin. Para malaman din naman namin, no, kung anong bagong balita. Diba? Kung yan ay bagong balita, binabasa natin mabuting balita. Sa'yo, bagong balita. And this is the only time that we listen to God. Because on Friday and Sunday, it is always the Word of God and the Eucharist. Ito ang dalawang bagay na dapat nating matanggap sa pagpapasalamat natin sa Diyos. Ang salita ng Diyos at ang banal na katawan ni Kristo. Kaya hindi tayo nagdudwell so much on the Word of God. The importance of the Word of God is there. And so that is the reason even our Holy Father is telling all the priests, you have to preach 5 minutes. But direct to the point. But it is difficult for us, tayo, sapagkat tayo ay hindi tayo makikinig kung 5 minutes na. Okay? So at least concise and direct to the point. So the Word of God would make us, or at the same time, gives us in order for us to develop the gift of wisdom that we receive from God. When you read the Word that is given to us. Kaya sabi dito, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Buhay. May espiritu. Spirit and life. At napaka-bisa. Alam niyo sa pagpapalayas ng demonyo,
kapag meron kayong nakakaharap na demonyo. Ha? Ito lang ang gagawin niyo ninyo. Ha? Salita ng Diyos. Di ba nung tinukso si Kristo sa bundok? Tinukso si ng Diyos. Anong ginamit niya? Salita ng Diyos. Kaya kapag ang asawa mo, dinidemonyo ka. Sorry for the term. Okay. Punin mo ang Biblia. Huwag mong iahagi sa kanya. Huwag mong ibabato sa kanya. Basahin mo. Open the Word of God and read the Word of God. And it will give us the true wisdom from God. Ngayon, bakit sinabi ang dalawang bagay yun? Ang karunungan at higit sa lahat ang salita ng Diyos upang maunawaan natin ang Ebanghelyo. Tingnan natin ang Ebanghelyo. Habang paalis si Jesus, may isang lalaking matakbong lumapit sa kanya. And according to the scholars of the Bible, itong lalaking lumapit dito, siya ay scholar of the word o scholar. Okay. At tinanong niya si Jesus, hindi upang siruin siya, sapagkat marahil nalilito na siya sa buhay niya. Hindi na niya alam ang gagawin niya. There is no direction in his life. No? Lumuhod siya sa harapan ni Jesus at nagtanong, mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Scholar of the law, may doctorate, lumapit kay Jesus. Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos. At ang sabi ng Panginoon, huwag kang papatay. Tandaan ninyo, hindi ako nagsabi nun, ang Diyos. Huwag kang papatay. Huwag kang mga nalunya. Sabihin nga natin, huwag kang mga nalunya. Huwag kayong tumawag, sabihin ninyo, huwag ka mag-analogya. Ikatlo, huwag kang magnanakaw. Ulitin namin, huwag ka magnanakaw. Huwag kang magsisi ng maliit sa iyong pagsaksi. Huwag na, okay lang. Okay lang sa akin to. Ibig sabihin, okay lang na gawin ninyo. Huwag nyo na ulitin, alam nyo na yan. May mga bagay na dapat ulit-ulitin para pumasok sa isipan ng damdami. No? Sunod, sabi niya, huwag kang magdadaya. Ito, ulitin natin. Huwag kang magdadaya. Igalang mo ang iyong kapalina. Sabi ng lalaki, Guru, ang lahat po ng iyay, tinutupad ko na mula pa ng aking pagkabata. Mabait na tao. Ha? Hindi bumapatay. Hindi nangangalo niya. Hindi nagnanakaw. Hindi nagsisinungaling. Hindi magdaraya. Iginagalang ang kanyang amat-ina. Ang lahat lahat ko ng iyay, tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata. Mag-iyo siyang tinignan ni Jesus at sinabi sa kanya. Isa pang bagay ang kulang sa iyo. May kulang. Ano yun? Na ang tao pa lang ito ay ganin. Tama ba yung term ko? Ganin. Ganin. Sa kayamanan. Anong sabi ni Jesus? Isa pang bagay ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian. Ipamigay sa mga lukha ang binabilang at magkakaroon ka ng kayamanan sa lagi. Alam niyo ang dahilan na paglawang lalaki na marinig ito.
malungkot na umalis. Tinalikuran si Jesus sapagkat siya ay napakayaman. E totoo yun. Kapag mayaman ka, papatay ka pa ba ng tao? Mayaman ka na eh. Diba? Sino ba yung pumapatay ng tao? Yung nangangailangan. Wala ka ng kailangan eh. Mayaman ka. No? Hindi mo lang kailangan pumatay. Mamimigay ka pa nga. Mga kalunya ka pa ba? Pwede rin. Diba? Pero yung mga tao na nangangailangan ay hindi satisfied doon sa joy, kaligayahan niya. Kaya naghahanap siya ng ibang kaligayahan. Pero ito dahil mayaman, no? He has all that fulfillment in life. Maaari kaya hindi siya nananalunan niya. Magnanakaw pa ba siya? Posible rin, di ba? Natin, kahit mayaman na, nagnanakaw pa. Pero in the logic, no, kung titignan natin, ang mayaman ba magnanakaw? Hindi na, meron na siya, di ba? Magsisinungaling pa ba? Kaya ang sabi ng lalaki, ginagawa ko ng lahat yan. Pero merong isang bagay na hindi niya magawa. To let go of that bridges. And that divides his attention to the Lord. Kaya, sabi dito, siya'y napakayaman. Ang tanong dito, masama po bang maging mayaman? O, maaaring ang tanong, sino ang mayaman dito? Taas ang kamay. Kawawa tayo mga Pilipino. Sinong mayaman sa utang? Taas ang kamay. Walang mayaman, no? Ang tanong ay, ang ikalawang tanong, masama po bang maging mayaman? Masama po bang maging mayaman? So, hindi kayong kumbinsido. So, anong sinasabi sa atin? Sa ebanghelyo na binasa natin, no? Madalas, no? Na pagkakamali ng tao na ang buhay ay para lamang sa magdunga. Kaya gagawin niya ang lahat. Makuha niya ang lahat. So kapag nakuha mo ang lahat, di ba may ibang tao, ginagawa lang sa isang araw bago matulog, they count all their treasures. Ilan na kaya ang ginto ko? Ilang singsing na to? 1, 2, 3, 4, 5. Ilan na naipon kong kwintas, ilan na naipon kong relo, no? No? And then, yung huling titignan niya, bank account. Wow, ang sarap, no? So, pag nakita mo ang daming digits na, no? Talagang humihinga ka pa ng malalim. Ang sarap. Ang dami ko nang naipon. Minsan di mo akalain sasabihin ng Diyos, hangal sa gabing ito. Babawiin mo ang buhay mo. Kanino mapupunta ang pinaghirapan mo? Sa mga walang kwentang taong nanira sa'yo, mga taong hindi tumulong sa'yo, sa kanila pupunta. So sa patuloy, madalas ang pagkakamali ng tao na buhay natin ay nasa mundong ito. Lilipas tayo. Tandaan natin, mamamatay tayo. Sabihin mo sa sarili mo yan, mamamatay ako. Hindi ngayon, ha? And that is one way to accept the reality of life. Sapagkat pag hindi mo tinatanggap na nilipas ka, may magpapakasarap ka na magpapakasarap,
Kaya nagsabi doon, do this as your first, as your last, and the only life that you have. So if you have that mentality, the first, the last, and the only, every day, you will make the most of your own life. So yun ang pangkaraniwang pagkakamali. Hindi tayo magtatagal. Kaya nga sabi, ang lifespan daw, no? Isang ewan ko pag-aaral pa yun, kung totoo yun, 60 years old sa bagong generasyon. Eh, ilang taong ka na ngayon? 49, Father. So may, 59. So may 1 year ka pa. To make the most of your own life. Because at the end, we will have our own life. Ito ang madalas na pagkakamali. So kung itong iniisip natin na sa mundong ito, inuuna natin ang pagpapakasasa, pagpapakasagana sa mga buong mga bagay ng sanlibutan. Wala tayong madadala. Dahil pag namatay tayo, matigas ang kamay natin, hindi nga nakasakay, nakapukas. Lagyan mo ng sandaan, hindi mo rin mahahawakan yan. Pag binuhat mo, malalaglag yan, di ba? Natatanggal sa Pilipinas, di ba? Yung patay, nilalagyan ng pera. Pira na mo, bakit yung may pera? Ang paswerte yan, patay. Sabi ko, paano magiging swerte yan? Bago ibibig, natanggalin namin yan. At yung perang yun, huwag mong gagastusin. Swerte yan. So sabi ko, eh sino nagyan mo pa ng mga 1 million sa kamay niya? So, ibig sabihin, inuuna natin ang mga bagay na pagpapakasasa o yung pagpapakasagana sa buhay sa mga bagay ng sanlibutan. Hindi maaaring maging sukatan ng kaligayahan ng tao ang mga bagay sa mundo ito. Ang mga bagay na nasa mundo ito, panandalihang kaligayahan lang. Diba? O isa sa experience ko, noon inasam ko na magkaroon ng Rolex. Alam niyo, Rolex mahal, diba? So iniisip ko, pag nagka-Rolex ako, magiging maligaya dahil maka-Rolex ka. Ito, tuwing misa, dapat lagi ka nakataas ang kamay. And then, naisip ko lang yun. Nakita ko yung iba, mayroong Rolex. Alam niyo, sa kabutihan ng Diyos, ang Diyos ang nagbigay sa akin. Dumalaw kami sa emir. Sabi nila ako, dahil maris kami sa way. So, kailangan dato na po sa akin. Nung pag-uwi namin, after the lunch, may binigay ng bag. No? Akala ko yung mag lang ng may mukha niya. So, iniiwan-iwanan ko lang dyan. No? Nung nasa sasakyan na ako, muna na ako umuwi dahil takali na gusto ko na matulog. No? Binuksan ko sa sasakyan. Ano kaya binigay? Baka may reals. Tinignan ko. Pagbukas ko, relo. Alam mo yung mga ordinary relo. Pagbukas ko, may crown. Sabi ko, Rolex yata to. Sabi ko, hindi, lalagyan lang yan. Diyan lang nilagay. Pagbukas ko, Rolex. Tituwan-tuwa ako. Sinabi ko sa mga kasama ko, no? And then, nung sinusukat ko, sukat na sukat, ha? Hindi ko pinaputulan, hindi ko in-adjust. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang size ng kamay ko. Siguro habang natutulog ako, may dumating, sinusukat. No? Pero nung sukat-sukat ko, sinukat ko, wala namang bago. Ganun din, ganun pa rin ang pakiramdam ko. Sabi ko doon sa tagaluto namin, meron na ng relo mo.
isusukot ko. Anong nakita mo sa aking bag? Wala. Ikaw, isuot mo ito. Nung sisuot niya, buwan-tuwa siya. Pero tinignan ko, wala namang bag. Nagaluto pa rin siya. Diba? Eh, hindi naman sa lahat ng panahon, tuwing isusuot mo yun, lagi ko nakagaluto. Diba? Nagbibisa ka, itataas mo yung kos dyan, isang kamay lang. So, ibig sabihin, ang mga bagay nito ay hindi talaga makapagbibigay ng ganap na kaligayahan. So, sabi ko sa akin, sige na, ibigay mo sa akin. Huwag muna after a year. So, at lahat ng bagay nito hindi makapagbibigay sa akin ng kaligayahan. And we should learn that in our own everyday life. Kaya nga, tinuturuan tayo, we should always be sensitive in a good sense in all our everyday experience. And we should learn always from that. Kaya bago tayo matulog, magnilay tayo kung ano ang naranasan natin sa buong araw. Kung may mali, itama natin. At kung mayroong bagay na dapat matutunan, let us take it and put that into our own mind and our own heart. Trabaho nga ng trabaho, ang dami mo nang naiiwan, napapabayaan mo naman ang pamilya mo. Wala rin. So if you have wisdom, if you have that karunungan, you would know and you would identify what is necessary, what is not necessary in life. What is right and what is good. What is from God and what is from this world. Huwag natin kapitan ang mga bagay na makamundo. Kundi pag-ipunan natin ang kayamanan makalaki. Hindi masamang mayaman yung mayaman. Pero kapag ang kayamanan na ang nagpapagalaw ng buhay mo, ito na ang nagiging masama ang kayamanan. Hindi masama ang maging mayaman kung ang kayamanan na tinanggap mo ay ipinagdadamot mo. Hindi mo ipinabahagi. Alam nyo, kung minsan, yung mahirap, mas mabuti at mas mabait kesa sa mayaman. Sapagkat yung mahirap, naranasan niya kung paano maging mahirap at mangailangan. Kaya madali sa kanila ang magbigay. Tandaan natin, ang lahat ng bagay na tinanggap natin na mayroon tayo ay ipinagkakatiwala lamang ng Diyos sa atin. Sapagkat ang tunay na may pag-aari na ay ang Diyos. So hindi nagiging masama ang pagiging mayaman kung ikaw ay marunong magbahagi ng biyaya tinanggap. Amen. Amen. Di naman sinabi ni Lord, 100% ibigay mo. Ibahagi mo. Dahil may pangangailangan ka rin. Magbahagi. Matuto tayo magbahagi. Sapagkat kapag hindi ka nagbabahagi, mamamatay kang baluntot.
ibahagi natin at ang mga taong natulungan natin, sila ang magiging kayamanan natin. So, masama po bang maging mayaman? Hindi. Ngayon, tatanungin mo na, sino ang mayaman dito? Wala pa rin. Kurimot. So, pagpalain tayo ng Diyos sa umagang ito, sa biyaya ng salita ng Diyos. Ngayon, sabihin mo sa katabi mo, huwag kang kurimot. Ngayon ay ipapahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya sa Diyos na Panginoon at sa lahat ng may lupa ng aming nagpupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon na ng lahat. Nagkatawang tao siya dalang ng Espiritu Santo, ipinangadang sa Santa Maria ng Birhen, inagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ni Bibi, nanao sa narona ng mga yuma, ng may nagpapalaw ng buhay na pag-uli, umakyat sa lamin, nalanglog sa kanan ng Diyos amang kapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririko at buho sa nangabuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na namamatay na tao, at sa buhay na wala hanggan. Amen. Mga kapatid, halin at lumapit sa mapagmahal nating Ama, humiling na ipagkaloob sa atin ang karunungan na siya higit pa na kayamanan kaysa mga material na bagay. Buong kababaang loob na tayong manalangin, Panginoon, tingin mo kami. Panginoon, tingin mo. Maging gabay nawa ang simbahan ng salita ng Diyos at may pahayag nawa niya ang mga bagay na makalangin bilang tunay na yaman ng bawat tao. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan pansin at gunaan nawa ng ating mga pinuno ang labis na paghihirap ng mga katutubo at ipagtanggol sila laban sa mga mapangpuso. Manalangin tayo. Panginoon, maranasan nawa ang mga may sakit at may kapansan ang pagkalinga ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong nangangalaga at nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Igalang gawa natin ang kultura ng mga katutubo at iwasan ang anumang nakapipigsala at umahamak sa kanilang mayamang kultura. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Matamunawa ng mga mahal nating pumanaw sa daigdig na ito ang kaligayahan sa langit sa piling ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Ngayon ay ipahayag natin ang ating mga pangarap. Dinggin mo ang aming panalangin mo, Ama, at palakasin mo kami sa pamamagitan ng iyong salita o pang lagi naming matupad ang iyong kalooban. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Thank you.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating pag-aamali ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Nagkaminawa ng Panginoon itong panahalin sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karapalan sa ating napanginabangan at sa buong sabayin niya. Ama namin lumingha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming pag-aaral upang ang ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kalaluwalhatian sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay kasalamatan. Namin makapangyarihan. Tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin ang kasalanan kamatayan ng aming pasanin ay binalikan niya upang kami palayain at maitampok sa iyong lulingding. Siya ang nagtanggal sa amin bilang iyong libing hiniran, pari at haring lingkod. Sa iyong kamahalan mula sa kadiliman kami iyong tinawag upang makasabit sa iyong liwanag. Bilang iyong angkang may tungkuling maglahat ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang makunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Oh,
buhay ng iba na, kaya iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kapalaw ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung pinarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin yung kami magsasalo-salo sa katawan at ugo ni Kristo ay mapupulot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amaling namin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspasibo po kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa at ni Camilo naming Obispo at nagdanang kapalian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay ng may pag-asa kasi na'y muli mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patulihin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging napatong kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng malapit ni Maria niya ng Diyos, kaysa ng mga apostola ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangan sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng pananaw at pagpupuri sa iyo, O Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala hanggang. Thank you.
Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ng iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghay mo po ang aming pananampalataya. At huwag ang aming mga pagkukulang at pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala ng mga. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi ng sumayin. At sumayin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kaming iyong pinapakinabang sa katawang dugong banal. Iniluluhog namin na sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalong sa iyong buhay. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala mong ka. Amen. Magsiyupo po ang lahat para sa ilang paalala. Feast of Our Lady of the Rosary. The parish expresses our sincere gratitude to all the parishioners, especially those communities and prayer groups who collaborated for the success of the parish feast. The Holy Mass, cultural event, food and game stalls were well attended. October 15, Monday, Marriage Renewal Mass at 7 p.m. All couples who celebrate their anniversary in the month of October can register your names at the parish office or email them to familyministry2010@yahoo.com. October 19, Friday, is the next marriage preparation course from 7:30 a.m. to 5:30 p.m. at the Serati Hall. Those who are getting married within the next 6 months, you can register at the parish office with a copy of your baptismal certificate and passport copy. November 3, Saturday. Qatar Nurses Ministry is inviting all Catholic nurses for the National Nurse Conference in English. All medical professionals and doctors can also join in this conference, which will be held at the Serapi Hall from 8:30 a.m. to 4:30 p.m. The theme, My Grace is Sufficient for You, for Power is Made Perfect in Weakness. Father Agustin Valloren, VC, will animate the conference. He is the Director of Divine Retreat Center India. You may register at the church entrance or in the parish office with a fee of 20 riyals. The last date for registration will be October 25. You may check the mass timings and church announcements and other church information on our new parish website, www.ourladyofrosarychurch.org. Maraming salamat po. Tawagan ko yung mga may birthday. Kasi tayo ni Panalangin Nani, pagpalang mga maging Diyos, hinihiling po namin paspas at magpagbalay ang mga kapatid namin ito na nagiriwan at nagiriwan ng kanilang karawan. Nawa'y ang mapapala, mayayang pumula sa iyo. Karamihan sa kanilang mga pamilya at mga sa buhay ay kanilang matang. Sa pamamagitan ng anak mong mahal, ang aming Panginoong Jesu Kristo, na bubuhay na gahari ngayon at magkasawalang hanggan. Amen. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.
Ang banal na misa ay ganap na humayo tayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos!